Nên mô Thiếu Sanh Linh Cột Mô Na Na Pa Li Na Sa Y Yô Agama Di Marapa Ay Dumudulog Sa'yo Upang Makamta Ng Awa Diwa ko'y naninindim kung malayo sa'yo Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo Kailan tatamuhin ang patawad mo Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating baralamisa, inaanyayahan tayo na lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Sa Ebanghelyo, tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad kung paano sila dapat manalangin. Ang misa, ang pinakamataas na uri ng panalangin kalugod-lugod sa Diyos. Kung kaya nga tialay natin ito sa Panginoon bilang pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang ating tinanggap, kalaki pa yung ating mga kahilingan, ang ating mga nais na matamo mula sa ating Panginoon. At upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala at humingi tayo ng kapatawaran sa mapagmahal nating Ama. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap ito ang lahat na kung nasa.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y niligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taguhin nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yoong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa sana nasisipayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang lahat po ay magsitayo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal, ng Ama nating may kapal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam nang ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa panawagan sa atin sa panahong ito ng Kwaresma ay ang tumulad sa ating Panginoong Hesukristo na nananatili doon sa disyerto o sa ilang sa loob ng 40 araw kung saan siya ay nanalangin. Panalangin ang isa sa hinihingi sa bawat isa sa atin. At least during this time of Lent ay magkaroon tayo ng panahon sa pagdarasal. Alam ko naman lahat kayo marahil nagdadasal. Pero higit sa panahong ito, dapat lalo tayong nananalangin. Dapat lalo tayong nagdadasal. Kaya nga simula pa lamang ng unang araw ng Kwaresma, agad ang paalaala sa atin noong Miyerkules ang Abo ay ang tungkol sa pananalangin. Sabi ng Panginoon, kapag kayo mananalangin, huwag kayong maging mapagpaimbabaw.
Huwag niyo ipakita na kayo nananalangin. Pumasok ka sa isang kwarto, manalangin ka, at sa Amang hindi mo nakikita, at siya ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Ibig sabihin, ang unang hinihingi sa atin sa pananalangin ay yung pananalangin sa Diyos na nagmumula sa puso at hindi pakitang tao. Hindi para i-display ang ating sarili sa iba na tayo ay nagdadasal. Kundi it is between us and our God. Ang pananalangin ay komunikasyon natin sa Panginoon. It is a dialogue with our Lord. Kung kaya nga sa pananalangin, lalong nagiging malapit tayo sa Diyos. At sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, kapag kayo mananalangin, huwag kayong gagamit ng maraming masyadong salita. Tama nga naman. Sapagkat alam na ng inyong Ama, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. God is all-knowing. Alam niya kung ano yung kailangan natin at alam niya kung ano yung makabubuti para sa atin. At yun yung dapat laman ng ating panalangin. At upang turuan ang kanyang mga alagad kung paano manalangin, eto, yung Ama namin. It is the most recited prayers of all time. Bata pa lamang tayo, alam na natin ang Ama namin sapagkat ito'y tinuturo sa atin bago tayo mag-First Communion. Kailangan magdadasal ka ng Ama namin o kung hindi, ay hindi ka makakapag-First Communion. Sabi ng mga katekista. Kaya nga, bata pa lang tayo, recited na natin ito. No? Memorize na natin ang Our Father. At dahilan nga sa ito'y memoryado na natin, kung minsan ang nagiging tendency ay nagiging mechanical na lamang yung pagdarasal natin ng Ama namin. Para bang hindi na ito nagmumula sa puso, kundi ito ay automatic na lumalabas na lamang sa ating bibig. Kaya nga muli mga kapatid, ipinapaalala sa atin na ating damhin ang laman ng dasal na ito na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Na bawat salita ay maramdaman natin na ito ay may kahulugan sa buhay natin. Kaya ako natutuwa kapag nakita ako ng mga nagdarasal, maawit ng Ama namin na ang mga charismatic, ano? Halos nakapikit pa at talagang feel na feel nila yung Ama namin, yung dasal na ito. Actually, this is just a pattern on how we are going to pray. Ito ay example lamang kung paano tayo dapat panalangin. Na kung saan makikita natin dito yung mga kinakailangan sa pagdarasal, yung sangkap, kumbaga sa isang pagkain ay yung mga rekado o yung mga sangkap para maging masarap ang isang ulam. Sa pananalangin, kinakailangan natin una ang magpuri sa Diyos. Hindi tayo magdarasal na pagluhod natin ay hihingi agad tayo sa Panginoon ng mga blessing na kailangan natin. Kundi una muna dapat tayo nagpupuri sa Diyos. Kaya sinasabi sa Ama namin, ano? Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Nandun yung pagsamba, nandun yung pagpupuri, adoration. Yun ang unang mahalaga. Magpuri muna tayo sa Diyos. And then what's next? Magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng biyaya. Magpasalamat sa lahat ng tinanggap. Kaya ang misa ay pasasalamat. Ang misa hindi lang basta pagpupuri, ito'y pasasalamat sa Diyos. At naroon din dapat sa ating pananalangin yung ating kababaang loob na humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya sa misa, bago mag-umpisa, tayo muna ay humihingi ng tawad sa Diyos para maging karapat dapat tayo sa pag-aalay ng banal na misa. Sa ating pananalangin, mahalaga ring
ine-examine muna natin ang ating konsensya. At matapos nating mabatid ang lahat ng ating mga pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa, buong kababaan tayong humingi ng kapatawaran. At panghuli pa lamang yung paghingi. Paghingi ng biyaya, paghingi ng kagalingan, at paghingi ng anumang ating kinakailangan. Supplication. Minamahal mga kapatid, ito ang laman ng Ama namin. Kompleto. At ganito tayo dapat manalangin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang maiangat natin ang ating sarili sa pananalangin. Sana, sabi ko nga, ito yung panahon na dagdag bawas. Dagdag tayo ng oras sa pananalangin. Dagdag tayo ng oras sa pagkakawang gawa. Dagdag tayo ng oras para sa pag-aayuno. Bawas tayo ng oras sa pakikipagchismisan. Bawas tayo ng oras sa pagsiselfone. Bawas tayo ng oras sa mga walang kwentang bagay. Dagdagan natin ang oras natin sa pananalangin. Kahit ngayon lang panahon ng Kwaresma, kahit ngayong panahon lamang ng Lent, hanggang sa sumapit ang mahal na araw, upang sa gayon, sabi natin sa ating sarili, tayo ay tunay na nagsasabuhay ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa misang ito, mga kapatid, patuloy nating purihin, pasalamatan ang Diyos. Patuloy tayong humingi ng tawad at humingi ng biyaya na ating kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng misa, ating idulog sa Diyos na naway maging bukas lagi tayo sa ating pagdarasal. Hindi pakitang tao, kundi panalangin nagbubukal sa ating kaloob-looban. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katatayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan,
banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakilala ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa bilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas. At magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos,
pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Salamat na masama. Hinihiling namin kami at Diyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoong nag-aanyaya sa atin upang lagi tayong manalangin. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mangulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesus na aking kapatid, sa bukit ka nagtatanim, o sa palengke naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw ang makikilala, ikaw ang makikilala, ikaw ang makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, Monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, sa darating pong ika-apat ng Marso, ay sisimulan natin ang buwan ng presyon at pagdarasal ng Santo Rosario sa madaling araw tuwing unang Sabado ng buwan bilang ating pagparangal sa mahal na ina ng mga biyaya. Ito po ay sa ganap na ikalima ng umaga sa harap ng ating Fountain of Hope. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ikatlo, patuloy po ang araw-araw nagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma. Ito sa ikasampu ng umaga hanggang ikalabindaw ng tanghali at sa ikatlo hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa iganap na ikatlo ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makisa. Ika-anim, bahagi ng ating pagunita sa panahon ng Kwaresma, ang Pambansang Dambana ay magsasagawa ng lakbay parokya ngayong darating na 17 ng Marso. Dadalawin natin ang mga Holy Doors ng mga Jubilee Churches dito sa Archdiocese ng Lipa. Mangyaring makipugnayan sa numerong nasa screen o sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo ang tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Mukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng Cura Paroko at Rektor ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, Father Oscar Andal, kami po nagpapasalamat sa inyong mga tulong, sa inyong mga donasyon para sa lalong ikagaganda ng ating Pambansang Dambana. At sa ngalan naman ng Diocese ng Buwak, kami po ni Father PJ ay nagpapasalamat sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio para sa mga tulong at sa mga donasyon na ibinibigay para sa pagpapatayo ng bahay pari sa Diocese ng Buwak. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalainawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa, mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang kapwa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. No.
sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na